What's up mga ka-gadget? This is K-Gadget Clinic at gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial ng iPhone 7. Restored na po ito, kumbaga naka-hello na lang. Iba-bypass natin yung iCloud niya. So sa ngayon hindi pa kasi supported yung FMI off ng mga restored phone o yung mga naka-hello phone. So ang unang gagawin natin, ang gagamitan natin dito pang jailbreak is 12.1. Then ang gagamitin natin pang bypass is X activator. So yun po. So syempre una i-check natin, yun po, may iCloud siya. Then next is jailbreak natin siya using MacBook. Ayan po. So start na natin gawin yung pag-jailbreak sa kanya. Ililipat ko lang yung USB. Ayan. Then checkan lang natin yung mga sumusunod na syempre pag jailbreak kailangan i-debug mode natin yung unit, so hold volume down and power lang, then pagka namatay release natin yung power button. So yan, antayin natin mag-jailbreak, mag-run yung RAM disk niya. Nabuhay pala uli. So yan, nag-run na yung ating jailbreaking. So waiting natin na matapos yan. So yan, after natin ma-jailbreak, punta naman tayo sa Windows, then saka natin siya iba-bypass using yung ating application na X Activator. So ayan, buksan natin si activator 1.5.
So, syempre, una po ang i-click natin dyan is activate. Ito pong gamit na gamit kong pang bypass po is paid po ito. Sa mga gusto pong i-avail o mag-avail sa software na ito, PM me for each model ng phone. Supported niya is 7 7 2 x. Meron din akong open menu, FMI off, at saka yung isa passcode. PM lang po sa mga gustong i-grab ito. So, ayun. Pag lumabas po yung success niya, then, magre-restart po yung unit. Saka naman natin pipindutin yung fix notification. Then, sunod, magja-jump tayo dun sa pinakaano niya. Yan po. So, mga kagadget, kung kayo'y bago sa aking channel at napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng like. And please comment my video. Syempre, i-click nyo rin po ang subscribe and notification bell para sa mga bago ko pang video tutorial updates. So, kanina nakita nyo biglang nag-error yung ating software. Hayaan nyo lang po yun. Then, buksan nyo lang po uli yung software. Then, automatic, madedetect po yung unit. Fix nyo lang po yung notification. So, okay na po yan. Salamat nga pala dun sa sponsor nitong software na to. Hindi na kita babanggitin. So, next, kung may magpapagawa man sa akin is a-avail na ako ng credits ng ano na to, ng software na to. So, yun mga kagadget, testing natin yung text and yung call para dito. Nakikita nyo naman po sa screen natin ginagawa ko. So, close nyo lang po yan. Then, waiting natin kung may darating na text message at saka tatawagan natin yung unit. Yan.
So yan, waiting tayo dun sa darating na message. Yan, ito text. Nagpa-load ako dyan. Nagpa-load kasi ako ng ano dyan. Kaya medyo tumagal tong video. So yan, tatry na natin i-text yung unit. Ano po? So ayan, nakita nyo po, may dumating pong messages. Then, ang susunod natin gagawin is yung itatry naman natin yung call. Ayan po, nakakita nyo po, makaka-receive ng call, then yung tawag ko nyan is, yun, okay na po.